pumunta ako doon sa baba kasi check ko yung mga tanim namin na bawang at saka kung ano-ano pa, kung ano yung nangyari kasi sa sobrang ulan nung March 2. So punta ako doon. Doon. Dito ako dadaan hanggang doon. Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Aisha Tariq, Filipina wife in Kashmir, Pakistan. Today is March 4 and today is Monday and the time now here in Pakistan is 11:30 AM. Nandito ako ngayon sa baba kasi kumuha ako ng labanos. Ayan si Fahad, oh. Ayan yung mga manok niya. Ayan. And then kumuha din ako ng coriander leaves at saka spring onion. Ayan. Ang weather ngayon ay update ng weather ay sunny pero pawala-wala yung yung sikat ng araw and then mahangin. Ayan, cloudy. Pero walang ulan. Ito mga coriander leaves. Ayan. Ayan, coriander leaves. Tingnan niyo itong mga G1 garlics namin. Ayan. Very healthy na. Kasi naulanan ng isno. Ito mga G1 garlics at saka yung yun, doon banda ay ordinary normal garlics. Ito mga spinach, oh. Spinach. Labanos. Kukuha ako ng labanos. Saan ba kukunin ko dito? Ayan, mga G1 garlics. Very healthy na. Nakakasurvive ito pag winter. Especially snow falling. So, alhamdulillah, tapos na ang snow falling. Ayan. Ito naman, mga ordinary garlics. Ayan. Yung stock niya, yung dahon ay iba sa ordinary or normal garlics. Ayan. Compare nyo ang stock niya. Ito yung dahon ng mga G1 garlics. And then ito yung ordinary garlics, yung stock niya. Ayan. Ito lahat, mga G1 garlics. Ayan. So, by pa ito namin ma-harvest? By June, inshallah. The same ng ordinary at saka normal. Ordinary or normal at saka G1 garlics. The same ang harvest time namin. And tingnan nyo yung niya, oh. So, ang tuber nito ay malaki. Malaki sa ordinary garlics. Ito, kukunin ko ito. Bubunutin ko ito. Ayan, bunot. Hindi na kailangan ang tubig kasi basa. Bismillah. Ay naputol. Ayan, oh. Kukuha ako ng pang o kaya yung pala kasi naputol, oh. Ayan, sayang. Kunin ko lahat. Ito yung pail tawag nila dito. Ito yung aking pang bungkal sa sa labanos na naputol. Ayan, oh,
G1 garlics lahat ito, kaya punta ako doon. Yung may kinuha akong labanos doon na naputol, kaya kunin ko lahat. Ayan, tingnan nyo ito, mga fertilizer. Ito yung ano, kutain ng kambing. Ayan, ito. Hawak-hawak ko kasi itong mobile. Walang mag-video. Sila kayo nandoon sa taas. Si Fatma pumasok kasi Monday ngayon. March 4, naputol pa rin. Ito, kunin ko ito din. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Ito din, kunin ko ito. Bismillah. Oh. Ito, tama na ito. Ay, ayan, oh, maputik kasi before 2 to 3 days, 2 days pala, March 2, yung ano, lakas ng hangin at saka hangin, ulan, kulog, kidlat. Kaya ito, update ko itong mga ano, ito, itong mga bawang. Andun yung bahay namin. Grabe yung ano, ano, nung March 2. Grabe, nakakatakot, parang may bagyo. Ayun yung kambing namin andoon. Kaya tama na ito, marami na ito. Kuha ako ng ano, coriander leaves o kaya parsley. May ano, lulutuin ako. Ayun, meron din ano, G1 garlics doon sa baba. Oh. Pero mas marami dito sa taas. Kuha din ako ng ano, dahon ng sibuyas. Ayan. From the fields, I already washed these tubers of radish. It's broken because when I remove from the fields, it's hard to get, so that's why like this broken. You see, it's very long, this one tuber of radish. And this is spring onions and coriander leaves. Tingnan nyo itong nangyari last March to sa sobrang lakas ng hangin, kulog, kidlat, at saka ulan. So ito na slide yung mga bato, ang lalaking bato. Ayan. Ayun. Kaya yung ano, yung puno ng plums, pinutol yung iba para ano, hindi masyado mabigat. Ayan, oh. Yun yung bahay namin. Kasi grabe ang ulan noong March 2. Nakakatakot, parang ano, lilipad yung mga ano, yero. Lumipad nga yung ibang yero namin, pero hindi naman yung sa atip. Yan, dito na ako sa taas.
Ayan, ito yung puno ng plums, oh. Kaya nung March to ng gabi, mga around 8 PM yata, buti may machine si Lakay. Kaya nag-request sila na putulin yung ibang branches nito kasi mas lalong worst kung hindi putulin yung ibang branches. Ayan, oh. Kaya yung bato na slide doon sa baba.